Hello guys, welcome back to my vlog. So ngayon, papakita natin sa inyo guys paano ikabit yung electric park brake switch Hyundai Tucson. Guys, puntahan na natin. Yan, puntahan natin guys ha. Ito yung ano natin. Palitan natin ng park brake switch. Yan o. Yan. So tingnan natin guys. Hyundai Tucson. Ito yung general na ano, may-ari yan. Hello guys. Yan, sama sa vlog to. Subscriber. Ito guys. Ito yung papalitan, ito yung park brake switch ito. So kasi ano, maluwag na siya, yo. So sira ang siguro to. Testing natin guys pag yung una nating ano, kasi wala nang ibang ano eh. Na-check natin sa baba, okay naman yon. So ito yung bago, tingnan natin bago. Ito yung napakaganda. Matigas no? Oo, matigas yung ano pare, maganda talaga. Ikabit ito. Ito. See? Ito yung bago mo guys oh. So assembly po to siya. So ito lang yung harness niya, connection yan. Ito siya. Okay. So ito lang yung gamit natin mga guys para hindi siya ano, masira yung plastic. Yun, plastic yun yung ano natin pambukas. So wag natin patagalin guys. So ito yung mayari oh. General yan ha, general. Bibirahin na. Neutral natin. Yan, naka-neutral siya mga guys. Saka natin baklasin. Ayan o. Ito sa gilid. Oh, galing pa yan ito ng jeep. Ha? Galing pa ng jeep. Oo, galing jeep ako eh. Ayos na? Wala pa, ikabit pa natin ito. Ito guys, tanggalin natin. So dito lang guys, pag matigas dito kasi naka-sealed siya, so ito lang kasi buo naman to eh. Buo to siya, i-ano lang to, insert niya lang. So check na natin yun, nakabit na lahat. So pinapagkita natin sa inyo mula umpisa. Ipa-testing natin sa may-ari pa eh. Ikaw na ka pre. Dito ka pre. Yun, napatesting sa may-ari. Ano ba yung handbrake? Ito. Oh, see? Oh, diba? Mawawala siya automatic. Oh, tingnan mo guys automatic ha. Automatic nawawala siya. So, ibig sabihin gumagana na. Successful yung ano natin guys, troubleshoot yan. So ang tuwa yung pare natin yun. Ngayon ko ipapark. Yun, ipark na siya. See? Nakapark mo, yan. Oh, see? Matik na. Engage yan, tapos yan na, umengage yan. Yan, yan yung pula na sa baba, yung parang yan, ano. Yan parang, yung pinaka-lock niya na yun, sa dashboard. So, dati, wala yan. Yung hindi pa natin pinapalitan is, wala, hindi maglilaw. Hindi nag-engage, so meaning. Hindi siya lumalabas ang, yan, so napakaganda. Ibig sabihin talaga, so, ito yun. Yun ang may-ari guys, so, tuwan-tuwa siya, inorderan pa na yan ng ano, ano pa, isang buwan or dalawang buwan? Oh, isang buwan. Dalawang buwan. Oh, maabot pa lang dalawang buwan guys saka dumating yung order niya. Dapat ito matigas to pag iangat mo at saka ito baba yon. Dapat ano matigas yan. So maganda pag matigas. So ito yung ano isang sakit lang sa harness niya yon nakapunta na yan doon sa ECU niya yung harness na to sa transmission at saka sa park brake. So ito mga guys yan oh. No, nakabit natin, pinakita natin sa inyo. So dito nyo baklasin una guys ito. Lugutin nyo lang, dahanin nyo lang, okay? So wag nyo lang baklasin dito agad guys kasi ano siya, naka-sealed at saka may screw sa ilalim. So hindi katulad ng ibang module na pwede mo siyang ma-diretso dito. Oh, so dito ka, dito mo i-daan yung ano, dahanin mo lang. Yung plastic lang gamitin nyo guys sa ito guys, oh, para hindi siya ma-scratch. So yun lang po mga guys, successful yung gawa natin. Ano masabi, interviewan dito itong may-ari. Ano pre? Ano? Sa aking kaibigan, talagang successful ang trabaho. So, nag-alala talaga siya guys, paano ma-ano yun, maayos. Kaya, so, at least ngayon, happy na ako ngayon. Hanapan natin ng paraan sa,
So, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and share. Huwag niyong kalimutan mag-like at saka subscribe sa kaibigan. Oh. Okay. Para, so, yun mga guys, ha, hindi. Pinapakita natin sa inyo malang umpisa at saka pag-testing. Legit to guys. Oh, legit yan, legit ha. So, susunod na bibili pa tayo ng mga scanners guys na ano para maano pa natin yung pag-aayos natin sa sasakyan. Okay, so ito yung automotive knowledge power.